nandito kami sa car wash. Dito talaga kami nagpapa-car wash. Kaya lang, wala na yung si kuya na nagka-car wash namin. May allergy pala ako dito. But anyway, grabe pati car wash, taas na rin, oh. Wait lang, bibili muna kami ng coffee. So, yan na. Ito yung mga rates nila. Hindi namin yung mga maliliit na mga asfalto daw, mga dumi. Yan, kasi ang dumi na rin talaga. What? Car wash, ay, hindi. Yung asfalto, di ba? Paano pag may kasamang engine wash yan? Car wash, engine wash. Asphalt. 380. Yung isa, car wash and engine wash. Car wash, engine wash, walang asphalt. Ah, ano? Ito mo, engine wash and wax. Asphalt. Dito sa 7. Marami bang asphalt? Marami ba? Marami yan. Marami. Ito? Asphalt na lang. Asphalt na lang siguro. Ano, mas priority na. Last pa yan, meron ng asphalt. Ikaw ba gumawa nyan? Ah, mas marami na yung asphalt? Kasi nga na, ano kami. Asphalt po yan. Ah, pala yun. Si Kuya pala last naglinis. Saan ba tayo? Ah, kasi makawas tayo sa iba. Last na lang. Free yun eh. Ano na lang, car wash and ano lang, asphalt lang. Yun na lang, Kuya, number one. Thank you. Balik kami, bili lang kami ng coffee. Gusto nila din ng kape. Ako. Marami rin ganas-ganas. Ayan guys, try ko na yung best ko maging active as much as possible ngayon. So, pag lumalabas kami, since madalas na kaming lumalabas ulit, ayan, dun lang yung coffee, wait lang. Wow, may ganyan, tindahan ni Amika. Basang-basa yung kamay. Nagiinit ka. Init ang panahon. Parang uulan. Oo nga. Ganyan siya. Ayan yung mga signs. Ganyan yung mga signs. Pag nakapagana. Oo. May italiga yung panahon. Yes. Totoo yan. Di ba? Para si Hugo naman alam niya sa clouds. Ikaw sa feeling sa kamay. Oo. Kaya kung hindi ako may coffee, hindi mainit talaga. Andito kami sa coffee. Sa akin ito, winter melon. Kaya magkakape yan. Ayan. Ito na kami guys. Maliit lang, ba't ang laki? Tignan natin. Ito na kami sa car wash. Ito daw kami mag-coffee and tea. Ano na dal mo? Ice white chocolate. Ah, okay. Best seller of all. Tawag dito. May gusto na ko i-share pero pagtahimik na lang. Ayun, naiinig kasi dito yung ingay ng background. Baka hindi rin ako marinig. But anyway, pinapatanggal na namin yung asfalto ng kotse. Kasi nga nung pumunta kami sa King's Road, alam nyo ba? Grabe, sobrang ano doon. Sobrang putik. Tapos natuyo. Kaya kailangan talaga namin ano, kailangan namin ipalinis, ipatanggal yung mga asfalto. Kasi kung hindi talaga ang garas, ang dumi-dumi-dumi ng kotse, parang kawawa na, kadiri na rin talaga. Tapos meron pa yung last time yung putik-putik na brown na brown. So next time, alam na namin kapag sa King's Road kami magpa-park, meron pala dun sa subdivision, pero doon mag-park. So ganun na lang gagawin namin. Kasi wala ka namang food, kawawa naman sila.
May fever siya. Sa'yo? Ayun, tawag dito. Pwede ito sa, buti nag-post sila na inagawa kasi yung harap nila sa subdivision sa gilid. Pwede daw na mag park doon. So, mas okay kasi babalik kami doon soon. Kasi, ano bang vaccine ni body doon sa 11? 6 in 1. Ha? 6 in 1. 8 in 1? 6. Ah, 6 in 1 bago mag 8 in 1? So, ano from pa siya? From 5 in 1, tatalong ka agad ng 8 in 1. Akala ko wala na. November yung 8 in 1 niya. So, hanggang November pa siya bago mag, ano talaga, makomplete ang bago vaccines. Bago kami lalabas. Diyan kami nag-ano eh. Isa yun sa pinagtatalo na namin dalawa. Hindi na matapos-tapos. Bigas na ulo kasi talaga nito eh. Kasi ako, ayoko talaga ilabas as much as possible. Mag-iingat kasi ako. Kasi diba, mahal nga ng mga vaccines eh. Ipagpapavet mo pa yan. Hindi na mapag yan, dumaan yan naman ako. Yan. Yung mga ganyan, diba? Ayoko, mahal-mahal nga ng vaccine. Kapag nagkasakit pa yan, mas mahal pa. Kaya ako, sabi ko as much as possible sa bahay lang. Ay, bibili pala tayo ng ulam ni Hugo. Wait nga, tanongin ko si Mama. Pero may kanin na siya dun. Pero pag wala, bibili na lang ako. Wait lang. Sila pa yung nakshap pa nila kami. Sorte mo yung may-ari, hiling pa help talaga siya. Diba? Ayan talaga dapat. Then, buhay kita yung may heart, yung mga may yung mga corner sa business nila. Hindi porket meron na silang mga katulong, diba? Katuwang. Yeah. Mga bagay na nagagawa namin ngayon after work ni Daddy na kapag pa-car wash, may time, after work, alam mo yun. May time sa isa't isa. Mm. May time sa isa't isa. Sa Hugo, sa aso, di ba? Nakakamiso dito kasi dati, ultimong pa-car wash, mag-isa lang ako. No? Parang feeling ko, ano? Isa lang kita, di ba? Oo, sinasabihan niya na akong dapat kong gawin. Para kung ano, single mom, ganun. Buti na lang malapit sila mama sa akin. Kasi kung hindi, kung ako lang talaga, hindi ko kakayanin. Lagi ko kasama si Hugo. Pero pag may mga errands ako, ano, wala. No choice. Magpapahabang nasa kotse ako, manual ang kotse namin, nagpapadede talaga ako. Ganun lang. Kaya lagi kong kasama si Mama, ganun. Pero most of the time ako lang. Vacuum na. Ayan. Grabe yan, traffic pala dito pa gantong oras. Jan-Jan. Si Jan-Jan. Ay, ba't parang kumukunti na yung mga stocks nyo? Wala na silang masyadong ulam na lang, kay Hugo. Ano bang okay na ulam? Hindi, may rice na siya. Sayang naman yung rice. Hindi, manubukot ni Hugo yung mga malalang ito. Hindi, ulam na lang ito. Oh, mas ito mura. Ay, mas mura pa. Eh, pero hindi rin pala. Lechon, ayun itong binagoongan. Ay, binagoongan. Ito, giniling na lang. Ito, ito. Please, na lang. Ito na lang. Sa giniling. Hugo, giniling sa kasaking carbonara. Or dinner. Hindi na kami kanina pa. So, nire-refresh lang ni Daddy si Hugo. About sa mga mga ganyan. Para ma-refresh. Give me one example of shoes so it will be proper now. Checkerboard. Checkerboard. Very right. Good ah. Wala nang intindihan naman pala niya. Nasa ganun na kasi sila ngayon guys. And yun nga. Kaya lang medyo naka-disappoint lang yung school. Parang for now ha, hindi ko sila marirecommend kung around Cavite kayo. Akala ko kasi maganda. Pero kung gusto nyo more about dyan, i-like nyo na yung video na to. Gusto nyo magkwento ko kung ano reason kung bakit hindi ko siya marirecommend for now. Pero malay natin pala pagkakalagitnaan ng school, baka magbago isip ko, depende. Pero I'll let you know guys kapag ano. Kasi syempre, alam nyo na, rookie parents kasi kami. So syempre gusto namin yung the best and hindi naman pinupulot yung, hindi naman hinihingi yung pinangpapaaral namin dito. At hindi naman, hindi naman ganun kamura yung school, di ba? Mga school ngayon sobrang mahal talaga. So, syempre,
as a rookie parents na nagpapaaral, gusto namin talaga na quality naman talaga yung makuha nila or ma-absorb niya. Kasi sabi nga ni Daddy, ako hindi ako nakikialam sa mga politiko-politiko or something. Pero pagdating sa anak ko, magsasalita ako. So, ayun. Kung gusto niyo into details about that or deeper details about dyan sa school na current na pinapasukan Hugo, like niyo yung video na to or comment kayo na share ko kung gusto niyo. Okay? So, yun na. And, tawag ito, tomorrow na lang guys. At tomorrow, mag-vlog ako. Ito muna yung sando niya kasi magpapalaundry na kami. Okay. Buddy, so, airplane, is it a common noun or proper noun? What? Airplane, yeah. Common. How do you make it a proper name? A proper noun? Cathay Pacific. Cathay Pacific. Saudi Airlines. Saudi Airlines. Air Asia. Air Asia, very good. Oh, what else? Cebu Pacific. Okay, that's good, that's great. What about car? Is it a proper noun or common noun? Common. Okay, so give me a proper noun for a car. Honda. Toyota. Lamborghini. That's good, right? Yeah. What about Pajero. Shoes? Pajero, yeah. What about shoes? Is it a common noun or proper noun? Common. How do you give me a proper noun for shoes? School. Vans old school. Checkerboard. Vans checkerboard. That's good. Oh, what about BGC? Is it a proper noun or common noun? Common. No. BGC is a proper noun, right? Because because there's a name, right? It's BGC. If you want to make it a common noun, then you will just say place, right? Yeah. Remember, noun is a name of a place, person, or thing, right? So, yeah. so when you say a place or a city, that's the common noun. But if you say BGC, Mall of Asia, Makati, then it becomes a proper noun, right? Yeah. What about a proper noun? Proper. Very good. Is Zab a common noun or proper noun? Proper. Why is it a proper noun? Because there's a name already. There's a name? Very good. What about grandma? Is it a proper noun or common noun? Proper noun. No. Grandma. Again, you have to think. There's so many grandma out there, right? Yeah. It will only become a proper noun if we put a name. Like we say, Wowa. Wowa Helen. Then it becomes a proper noun. Wowa Arlene. It becomes a proper noun, right? But if it's just grandma, it's common noun, right? Yeah. Don't confuse, you have to think. Okay? Okay. Patita. Tita Nina. Who else? Who are your Tita Lania. Tita Lana. Tita Lana. Okay, who that's else? Good. That's good. What about... Right.